Magsitayo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, awit at pabuhi, halungan sa iyo, hindihin ang kalawin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Ano ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at pag-uwi, alalahin sa'yo, hindi na ang kalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tinipon niya tayo upang sama-sama tayong manalig at magtiwala sa Kanya, upang sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, ang Kanyang krus ay magsilbing ating kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ng Assisi ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hob. Hob, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat, parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag.
Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga? O sa pinanggalingan kaya'y mapapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Hob, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan, wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin, ako'y di nakikibo, nasabi, di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon. Sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganlong. Poon, ako ay iyong samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo kong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa ninyo dito, di sinsanay malao na silang nagdamit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na araw, ako po ay sumasama sa ating Dalaw Nazareno, sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Pampanga, at tuwing ako'y sumasama sa ating Poong Nazareno, sinasabi ko sa mga tao na natitiyak ko at sa aking munting karanasan sa 2 taon dito sa Quiapo na pag dumadalaw ang Poong Nazareno, sabi ko nga ho ay bumabaha. Hindi bumabaha ng tubig, kundi bumabaha ng biyaya, himala at pagpapala sa mga taong taimtim at tapat na tumatawag sa Kanya. At napansin ko nga nitong muling araw, pagkatapos ng dalaw ko sa isang lugar, may magte-text sa akin at sabihin, "Father, tama po yung sinabi ninyo." Isang araw, yung sa Bulacan na pinanggalingan ko, sabi, "Tunay nga pong, Father, na hindi niya tayo pinababayaan. At ako'y nagpapasalamat." Kaya sabi niya, "Father, pwede bang sa Biyernes na magmisa ka, ilatag mo sa Poong Nazareno ang aming pasasalamat dahil talagang siya'y puno ng awa at abag." At nung isang araw naman sa Nueva Ecija, gayon din. Kaya nga, nandito tayong lahat sapagkat tiwalang tiwala tayo na hindi niya tayo bibiguin. Buong-buo ang ating loob na punong-puno siya rin ng magpagmamalasakit sa atin. Amen? Ang naniniwala na hindi tayo bibiguin ng Poong Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At upang lalo tayong makatugon sa Kanya, sabi nga niya sa Ebanghelyo ngayon, nung parabagang pinapagalitan niya yung Korasin at Bethsaida, sabaga sabi niya, "Kung ito'y nangyari sa Tiro at Sidon, di sinsanay nagdamit na sila ng sako at naupo sa abo." Siguro kung gagawin natin yun, magdamit ng sako
at umupo sa abo. Yun daw ang sabi ni Jesus Nazareno, isa sa tumpak na pagtugon sa kanya. Pero hindi nyo kailangan pumunta rito sa Quiapo na nagsusot ng sako o magbudbud ng abo o umupo sa abo. Ano ba ibig sabihin daw po nun na magdamit ng sako at umupo sa abo? Magdamit ng sako. Pag nagdamit daw ng sako nung panahon ng ating Panginoon, ito'y tanda ng pagtatakwil ng mga makamundong kaginhawahan. Kaya nga sako ang sinusuot, hindi mga mamahaling damit. Hindi yung mga mararangya at magagara sapagkat kinikilala kung talaga raw si Jesus ang iyong Panginoon, siya ang tunay na kayamanan, hindi ang kayamanan ng mundong ito. At sabi nga raw po, yung damit na sako, walang bulsa. Dahil ibig sabihin daw nun, hindi yung sinisilid mo sa bulsa mo, hindi yung nilalaman mo sa sarili mo, ang tunay na kayamanan. Sabi nga, ngayong araw na ito, ay pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isa sa pinakadakilang santo sa simbahan. At kilala siya sa pagiging dukha. Kaya natitiyak ko si San Francisco ng Assisi, nagsusuot ng sako. Kaya doon sa simbahan niya sa Assisi, meron doon pinapakita yung mga suot niya nung panahon niya. Mga sako bilang tanda ng penitensya. Magsuot ka nga ng sako, parang ang katikati nun, ang init. Pero yun ang sinusuot noong unang panahon dahil nga gustong ipakilala na hindi ang kaginawahan ng mundong ito ang siyang sasalba sa atin. Kaya nga walang bulsa, hindi yung isisilid mo ang tatanggapin mo. Sabi nga ni San Francisco ng Assisi, pag dumating ang panahon na tayo'y kakatok at papanhik sa langit, ang dadalhin natin, kung gusto raw nating makapasok, ang madadala lang daw sa langit, hindi yung tinanggap natin, kung hindi yung ibinigay natin. Tandaan nyo raw po yun. Kung gusto nyong pumasok sa langit, ang siguraduhin nyong marami nyong madadala ay hindi yung tinanggap mo, kung hindi yung ibinigay mo. Ano ma mas marami sa iyo ngayon sa buhay? Yung tinanggap mo o yung ibinigay mo? Baka tanggap ka lang ng tanggap. Hindi ka marunong magbigay. Kabig ka ng kabig. Sahod ka ng sahod. Pero hindi ka naman marunong magbahagi. Kaya nga si San Francisco ng Assisi, halos sako na lang ang suot. Dahil lahat ng mayroon siya, ibinabahagi niya sa kanyang kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya nga, kung talaga raw si Jesus Nazareno ang ating Panginoon, tayo'y bukas palad. Tayo'y may malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Hindi kayamanan ng mundong ito ang dapat nating ipunin, kundi yung pag-ibig, pagmamalasakit at paglilingkod sa ating kapwa. At bukod sa pagsuot ng sako, sabi ni Jesus Nazareno, nauupo sa abo. Abo. Ano ba yung abo? Alam natin, kapag natupok ang isang bagay, ang natitira lang ay abo. Kaya nga't pag Miyerkules de Ceniza, Miyerkules ng abo, di po ba nagbubudbud tayo, nagpapahid tayo ng abo? Pinapaalala sa atin, nagsimula tayo sa abo, babalik tayo sa abo. Tandaan daw po natin yun. Nagsimula tayo sa abo, babalik tayo sa abo. Kaya nga't
Yun daw ang mahalagang pagtugon. Pag naaalala natin ang abo, siguro nga hindi naman kailangang araw-araw may abo tayo sa ulo, pero araw-araw alalahanin natin ang lahat ng ito matutupok din. Kung sa mga panahon na ngayon, ang daming mga tao ngayon nagbabakbakan diyan sa labas, nagbabangayan, nag-aaway, nagsisiraan, nag-aagawan sa kapangyarihan. Mga kapatid, iba tayo dito sa loob ng simbahan. Tandaan natin, hindi natin kailangan pag-awayan yan sapagkat matutupok din yan. Mawawala din lahat yung kapangyarihan na yan. Huwag natin sayangin ang ating panahon. Kung sa labas, inuubos nila ang oras nila, halos magpatayan para sa kapangyarihan. At aminin naman natin, para din yan sa pera, kayamanan at impluensya. Ang tunay na deboto, hindi tayo katulad ng mundo sa labas. Dahil alam natin, kahit na 10, 20, 30 taon ka, magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan, matutupok pa rin yan. Mawawala pa rin yan. Kaya, huwag tayong tumulad sa labas. Mag-aaway para sa kapangyarihan sapagkat kung tunay tayong deboto ni Jesus sa Sareno, alam natin lahat yan magiging abo. Doon tayo sa pangmatagalan. Doon tayo sa talagang hindi mawawala. Ang karunungan, ang kalooban at biyaya ng Diyos. Yun ang ating asamin. Yun ang pagbuhusan natin ng oras. Ang kabanalan at kabutihan ng Diyos. Dahil nakakalungkot mga kapatid, pag dumating ang panahon, matatanda na tayong lahat, mahihina na tayong lahat, doon lang tayo magigising, ay, walang kwenta pala ang lahat ng pinagpaguran ko. Inaway ko pa yung kapatid ko, inaway ko pa yung magulang ko, nagkagalit pa kaming magkakaibigan, para lang pala sa ganito, para lang sa kapangyarihan. Huwag kayong mag-aaway dahil lang magkaiba kayo ng kakampi. Huwag niyo pong sayangin ang inyong ugnayan dahil magkaiba kayo ng sinusunod. Sisirain niyo ang pamilya ninyo. Sisirain niyo yung dangal ninyo. Sisirain niyo yung kapanatagan sa buhay niyo. Huwag, mga kapatid. Abo lang lahat yan. Baka yung mga kinakampihan nyo, tayo, nag-away na. Pagkatapos ng eleksyon sila, magkakasundo na, kayo, magkaaway pa rin. Makakalungkot yun. Yung pinagbuhusan mo ng lakas, nangutang ka pa, nakipag-away ka ba? Sa bandang huli, yung pinanigan mo, ay sarap-sarap ng buhay, ikaw, naiwang ka sa kangkungan. Sayang, abo lang lahat pala yan. Pero kay Jesus sa Sareno, walang talo. Kay Jesus sa Sareno, walang kailangan pag-awayan. Kay Jesus sa Sareno, lahat yan abo lang sapagkat sa Kanya, magtatagal ang lahat sapagkat Siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya nga sabi ni Job, sabi ng Diyos kay Job sa unang pagbasa, Job, alam mo ba ang nangyayari sa langit? Alam mo ba ang nangyayari sa ilalim ng dagat? Alam mo ba ang nangyayari sa kaloob-looban ng puso ng mga tao? Hindi. Kaya huwag ka kagad magmarunong. Huwag mong isipin. Alam mo ang lahat. Sapagkat tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Kaya't magtiwala ka sa akin, sabi ng Diyos kay Job. Oo, siguro nga nagdurusa ka ngayon. Pero sasabihin siguro sa atin ngayon ni Jesus sa Sareno, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng talagang pagdurusa? Naranasan ko yun. Pakiramdam mo ba ngayon, dapang-dapa, nag-iisa? Sasabihin sa iyo ni Jesus sa Sareno, mas alam ko yan. Naranasan ko yan.
Panginoon, pinagkaisahan po ako, nilaglag ako ng marami. Nasayang lang lahat ng mabuti kong ginawa dahil mga walang utang na loob. Sasabihin sa ni Jesus sa sereno, alam ko yan lalo na ya. Ang dami kong tinulungan, pero nung huli, pinapako pa rin nila ako. Alam niya lahat yan. Kaya kung meron mang dapat tayong kampihan, paniwalaan at sundan, walang iba kung hindi ang Poong Nazareno, sapagkat siya ang mas nakakaalam ng tunay nating kailangan sa buhay. Kaya nga't ialay natin sa kanya ang mga sako at abo ng ating buhay. Ang pagbibigay ng sarili, ang pagtatakwil sa masama, ang pagkilala na ang lahat ng dito sa mundo matatapos din, matutupok din, mauubos din. Siya lamang ang mananatili. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami sapagkat higit sa lahat, kinikilala namin kayo po ang may alam ng lahat. Kayo po ang nakaranas ng lahat maliban sa kasalanan. Kaya nga't kung meron kaming dapat pakinggan, paniwalaan at sundan, kayo po yun. Patawad po kung kami nabubulagan ng kinang ng mundo. Kung minsan napapasayaw kami sa mundo, kaya nga't minsan nag-aaway-away kami, nagkakawatak-watak kami, at napapaniwala kami na ang inaalok ng mundo ang kasagutan sa aming hinahanap sa buhay. Ipaalala niyo po sa amin lagi, mauubos din ito, maglalaho din ito. Hindi ang aming tinanggap, kung hindi ang aming ibinahagi, ang aming dadalhin sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng mga lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo na tumugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating tugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao, sakawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili, buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O
Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alakad inapay, alam namin sa'yo, sa tangkay ng tubas sa putil ng trigo upang maging tugot katawan mo. Jesus Nazareno, alakad inapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon na mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Toong Diyos na mga ito, napubundo ang bahit at lupa ng kagapunaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaibigan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitaasan. Ihag pa lang aparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman na matapos sa ngapuna, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Francisco ng Assisi, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, kaya't Siya ang ating pakinggan at sundan, sapagkat Siya ang ating Ama. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalang sa
Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na dapat pakinggan at sundan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Ay, Poong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno. O ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan ko kami, umaasa. Poong Jesus, bayan ko nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag ko ninyo kami pabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. At dasal sana'y pakinggan mo, mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nararama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, nang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
muling iniyahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumuha po ng medalyon at imahe na gagamitin sa pagpapaayos ng ating simbahan. Salamat po. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, tumulong po tayo agad-agad sa Batanes at sa Ilocos Norte na nasalanta ng nakaraang bagyo at sa iba pang mga kumbento at parokyan may programa sa mga mahihirap sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kayamanan na ipapakita natin kay Jesus Nazareno pagpasok sa langit ay hindi yung ating tinanggap kung hindi yung ating ibinigay. Hindi yung pansamantala lamang kung hindi yung tunay na magtatagal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, nasa Reno, sinasamba ang amin. Ito ang amin, aral mo ang aming buhay at pagkasan. At Jesus, nasa Reno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong namatayan ay sagusag ng aming panatasan. Nuestro Padre Jesus, nasa Reno, inarangal sa namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,
Niwalhati sa namin.